What is up mga katuklas? Nandito naman tayo sa panibagong video natin for today at dahil sa hilig namin sa mga ahas, ito ay second version ng Top 10 Most Dangerous Snakes in the World. Bago tayo magsimula, make sure to like and follow our page para updated kayo sa mga latest happenings natin dito sa Tuklas page. Ang mga reptiles ay venomous at madalas ay carnivorous. Ngayon, titingnan natin ulit ang mga napili namin sa top 10 most dangerous snakes around the world. Anaconda. Kagaya ng nakikita mo sa mga pelikula na madalas na kinukuhanan sa Amazon, sila ang mga ahas na lumululon ng isang buong tao. At hindi lang mga tao, kaya din nilang lununin ng buo ang mga buwaya, usa, o kahit anumang nilalang na makakasalamuhan nila. Ang green anaconda ang largest snake sa buong mundo. Kilala sila na kumakain ng mga kalahi nila. Bagamat wala silang venom, kayang-kaya nitong lingkisan ang isang tao at kainin ito ng buo. King cobra. Tinatawag din na Ophiophagus na nangangahulugang snake eater. Kilala sa pagiging maingat anupat nagagawa nilang makain o makagat ang kanilang biktima bago pa sila makita nito. May sa ninja din ang mga ahas na ito katuklas. Ang isang ito ay native sa Australia at New Guinea. Hindi mo ito basta-basta makikita. Tahimik itong nakahiga sa lupa at naghihintay ng sorpresang pag-atake. In fact, kapag sila ay nasa lupa, ang death adder ay para lang mga bulate. Pero hindi tulad ng bulate, ang mga ito ay sobrang mapanganib sa tao. Ang kagat nito ay nagiging sanhi ng paralysis, ngunit mabilis naman itong magagamot ng anti-venom. Philippine cobra. Matatagpuan ito sa Pilipinas at sa mga isla nito. Nakakatakot ang ahas na ito dahil sa isa sa may pinakamakamandag na lason at ang kagat nito ay pwedeng magresulta ng paghinto ng respiratory system ng tao. Kaya din itong magbuga ng venom na umaabot sa layong 10 feet. Mahilig itong kumain ng mga daga at maliliit na hayop. Tiger snake. Normal lang na makakita ng tiger snake sa Australia. Magandang lugar ang mga baybayin nito pero kinatatakutan nila ang pag-atake ng mga tiger snake kapag namamasyal dito. At kapag nakagat ka, 50-50 ang chance mong mabuhay kapag hindi agad nalunasan. Gayunpaman, may mga batas na pumoprotekta sa kaligtasan ng mga tiger snakes. Brown snake. Tinatawag ding Pseudonaja. Ang mga reptile na ito ay sensitive at agad na umaatake kapag sila ay nagagambala. Ang ringed brown snake ay maiikli ang pangil at hindi nakamamatay. Kabaligtaran naman ito ng western brown snake na agad umaatake kapag may pagkakataon. Sea snake. Ito ay isa sa pinaka-toxic sa lahat ng ahas. Madalas silang nasa tubig. Pero dahil sa wala itong gills, ang sea snake o coral reef snake ay umaahon sa tubig paminsan-minsan para huminga. Gayunpaman, hindi sila nangangagat basta-basta, maliban na lang kung sila ang unang ginambala. Kung minsan, nanunuklaw din sila ng mga mangingisda, pero tipid lang ang kanilang paggamit ng kanilang venom dahil mas madalas nilang ginagamit ito sa mga isda sa dagat. Madalas ay makikita silang sama-samang mag-swimming. Inland taipan. Matatagpuan ito sa Australia. Sila ang isa sa pinaka-toxic na ahas na nabubuhay. Kapag nakasalubong mo sila, kailangan mong tumakbo ng sobrang bilis. Ang inland taipan at ang coastal taipan ay mapanganib na uri ng ahas na tiyak na aatake sa lahat ng pagkakataon. Kayang solusyonan ng anti-venom ang kanilang kagat kung magagamot ito ng mabilis. Pero kung hindi, ang sino mang makagat ay tatagal lamang ng 45 minutes. Rattlesnake. Sikat ang mga rattlesnake sa North America, lalo na ang mga diamondback rattler sa southeastern United States.
kilala sila dahil sa tunog o rattle na kanilang ginagawa. Hindi agresibo ang mga rattlesnake. Ang totoo, gusto lang nilang mamuhay ng tahimik. Kaya ang marami sa kanila ay matatagpuan sa Southwest America kung saan malayo sa syudad. Gayunpaman, sila ang pinakamaraming ulat ng nakakagat sa kontinente dahil palagi silang ginagambala ng mga tao dahil sa kakaibang tunog na ginagawa nila. Black Mamba. Nakatira ito sa Africa at kilala sa taglay na bilis, likse at sukat. Ito ang tinaguri ang fastest snake on earth. Kilala din ito sa pagiging agresibo at pinoprotektahan ang kanyang teritoryo. Dito kinuha ang nickname ng NBA player na si Kobe Bryant dahil sa natutulad nitong kakayahan. Hindi rin sila basta-basta nanunuklaw o nangagagat ng mga tao. Pero kapag ginawa nila ito at hindi agad naturukan ng anti-venom, wala ka ng chance na mabuhay. Tatagal lamang ng 45 minutes pagkatapos ka nitong makagat. Kaya naman ang kagat nito ay tinatawag na The Kiss of Death. Salamat sa inyong panonood. Make sure to like our page and subscribe to our YouTube channel for more amazing videos.